guys! Welcome back to my channel! Good morning! Bagong gising tayo, kakain na tayo ng ano, breakfast natin. Meron ako ditong fish na ano to, sinugba sa tawag sa amin, pero inihaw sa Tagalog. Ayan. Then, binirito na isda. Ayan. Laswa. Tapos, ito naman yung sausawan sa isda, yung manghang na may suka, na may sili, at saka toyo. Saka kalabasa na may gata. Linatik, tawag sa amin linatik. Then, kunting rice. Then, saging. Ayan, saka guys. Saka kinilaw, guys. Ayan, guys, so. I have a visitor here. Please welcome. Hil Campuraso, my father in law. Let's have breakfast. Hil Campuraso, my father. Hello. Mukbang kaming dalawa. Kain tayo. Tingnan natin kung sinong malakas kumain. I woke up like this. Walang kilay. Okay. You know, guys, si father kasi, ano siya, retired school principal siya ng elementary. Saan ka na last mo nga ano? Balabag Elementary School. Ah, Balabag. School principal. Okay, Balabag. School principal siya sa Balabag Elementary School. Ka-anim na school na school assignment ko. Oh, ika-6. Wow, dami. Ang una kong school, ang Kanyaman Elementary School, 2 years ko doon. Pagkatapos na transfer ako sa Salamaca Elementary School, another 2 years. Tapos na transfer naman ako sa Yubo Elementary School, another 2 years. Two years yung yeah. Ano? And then next is Nagasi Elementary School. Yung second to the last na school ko, yung Kubay Elementary School. Yung last ko po, Balabag Elementary School. Bali, anim. Oo, anim na school. Okay. Wow, congratulations. Kain tayo, guys. Subo mo na, subo. Kain muna. Tapos, meron naman akong itatanong. Sige. Basta ang tanong mo, masagot mo? Madali lang yung sabutin. Siyempre. Kain tayo, guys. Kamayan to, kamayan. Ah, kamayan ba? Si Padre, ayaw niya ng kamay. Kuya, ako lang kucurahan. Nakamay. Kucurahan. Kucurahan. Oh, sarap kasi humain ng kakamay. Aside from teaching, ano pa yung mga kinahihiligan mo? Bago po ako naging teacher, okay, mahilig ako po ako sumulat. Kasi mayroon akong sariling column sa Negros Daily Bulletin. Wow. Isang periodiko po dito sa Western Visayas na based yun sa Bacolod City. Ang pangalan po ay Negros Daily Bulletin. Kaya mayroon akong sariling kulong doon. Pinangalanan ko po ng Vibrations. Vibrations? Tuli, mga spiritual thought, yung mga nagaganap sa lungsod ng Munting La Carlota. Yung mga major issue o yung mga trending na news. Pinusulat ko din ng aking mga family activity. Ayan, usually may yung nag-outing kami ng mga pamilya ko. At yung kasama ka na doon, siyempre ikaw yung panganay ko na anak na babae. Siyempre, wow. Di ba, every New Year nagpupunta tayo sa paborito nating beach. Na doon tayo nag-spend ang ating New Year. Nag-family bonding tayo, nag-aawitan, kumain. Ayan, di ba? Yun pala yung aside from teaching, nang kinahiligan mo yung sumulat. Oh. Diba magaling ka rin mag-ano, mag-ano sa mga musika, di ba? Tama yung yung nakita ko yung asawa ko noong 1969. When I first met my wife, na-attract po ako sa kanya dahil mahaba ang kanyang buhok. Ay, wow! Ganun! Maputi siya. Ayan. Long hair. Maganda, siyempre. Yay! To make the story short, ayan,
We became fast friends. Nagkaibigan kami. Wow. And then, I was really inspired na palagi ko siyang gusto makasama. Ganun. Mm. So, parang ano, nag-start kayo sa friendship talaga. So, maganda kasi mayroon din akong kasanayan sa pag-gitara. Guitar. Kasi, kasi marunong ako magbasa ng ano ng musical kanta. Notes. Ayan. Tapos po ako ng ano ng awitin para sa kanya. Ayan. So ang awitin 'yon, kinukompos yung 1970 ata. Pinabagatang yung may singing dal. Tapos nung nagkakaroon kami ng cultural contest sa high school, nung kasi junior ko po, third year high school po ako, kasi mayroon kaming culture contest. So sumali po ako, nag-join po ako sa aming kumbo. Mayroon kaming kumbo. Talented plus color, guys. Sa ang inahawakan ko lang po yung tamburin. Kaya sa mabuting palad, naging champion po kami. Wow. Ang inaawit namin yung Sunny. Iba't iba pang popular song during that time in 1969. Kaya, so, I learned how to strum the guitar. Wow. Yung nag-o-observe lang ko sa iba. Ibase naman po natin sa aking work experience. Bago po akong naging teacher po, mayroon na po kong unang trabaho. Po ako sa bangko. Ayan. Kasi ang unang bangko? Kurso, ang unang kurso ko po yung commerce. Okay. Ilang kurso pala? Di ba hindi lang, ano, hindi ka lang teacher? Banker pa. Oo. So, una ko pong, ano, trabaho po, naging banker po ako, nagtatrabaho po ako sa bangko dito lang po sa La Carlota. Diba commerce yung ano mo? Oo, kasi yung una ko pong kurso. Oo, unang kurso. Yung Bachelor of Science in commerce. Ayan. So, nagtatrabaho ko sa bangko for 5 years. Ayan. And then, nag-resign po ako. 5 years? Kaya, haba din, no? Mahaba din pala. Kasi, nung nagtatrabaho ako sa bangko, every mag-uupo ako sa opisina, nag-schooling po ako. Pag 1980, nag-iba ng trabaho ko. Naging property custodian ako po sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ilang years po, yung ano? Ilang years yung... 10 years ko doon sa as a property custodian. As a property custodian, 10 years. Okay. 5 years sa bangko. Wow. Ayan. Mas mahabang custodian, ha? So, wala ka na, ibig sabihin, nung 10 years na yan, di pa ka nakapag-apply? Or naka, hindi pa, nakapass na ko ng teacher's board exam. Hindi pa ko nang apply. Nag-aaral ka noon? Oo, nag-aaral ako, tapos nag-aaral working, ako sa Talisay. Parang working student at... Nag-eskwela ako sa ano sa Talisay, sa Mastiral. Nag-aaral. Oo, nag-aaral. Habang nagtatrabaho, every Saturday, may Saturday class ako doon sa Talisay, kaya nakakuan ako ng aking Mastiral. Diba? Ayan. Guys, working student hindi pala mo alam? Siya, guys. Hindi ko alam. Hindi ka naman nagtatanong eh. Bata pa kasi ako noon. Oo, bata pa si Saber. Wala pa akong kamuang-muang sa mundo, guys. Bata pa noon si Saber. Bata pa si Saber. Ay, ganun. Natatrabaho pala siya, sa, guys, as a property custodian, 14 years. Pero habang natatrabaho siya, nag-aaral naman siya for... Masteral. Kasi ano, masteral ng ano niyan, master ano kung kung joke. Master in education management. Ilang kurso? Ang yung nag-aaral ka. Una data processing. Una secretarial science. Magaling po ako mag-type. Secretarial science. Tapos data processing. And then yung commerce. Panguli yung education, elementary education. Wow, four courses, guys. Kaya nyo, guys. Four courses wow. Si father. Kasi wala naman ko ginagasta na kahit isang kusing. Kasi mayroon naman akong scholarship. A scholarship? Scholar po ako ng school.
Kasi ako po ang editor-in-chief, sumusulat po ako. Ay, editor-in-chief, di College Nagamit Boys. Nagamit mo yung talent mo. College Nagamit Boys, ka. Kaya ganun. So, oh, dahil writer ka. I grabbed the free na yung ano mo, yung mga tuition mo. Fees. Tuition fee mo, free. Tapos na. Tapos meron pa kong allowance binibigyan ang nila. Ang galing, scholar ka pala. Yung parents mo, hindi sila gumastos sa pag-aaral mo. Wala. Ang galing. Hindi ako humingi ng pira sa kanila. Lumalakad lang ko kasi malapit lang yung college dito sa atin. Gusto mo yung mga ano, meron kang mga pangarap, diba guys? Sige na, gumagawa tayo ng paraan. Hindi tayo na umaasa sa ibang tao o sa parents natin kung gusto talaga natin, diba? Yan ang magandang example ng ginawa ni Father. Wala naman ako aasahan sa aking parents kasi walang-wala sila. Alam ko. We are very poor. Ayan. So, nagsusumikap ako ng aking sarili upang makatapos po na ako ng aking pag-eskwela, ayan, pag-aaral. Parang kaya sana tularan po ng aking mga apo yung ginawa ko. Ayan. Kasi yan lang ang aking mahalagang mapa-inherit sa kanila. Oh, kaya sarap sa pakiramdam sariling, pa ganun. Yung mga anak mo, talagang nag-aaral ng mabuti, tapos makano na mga gandang grado. Sarap sa pakiramdam. Ang galing. Sumusulat ako. Pag gusto ko sumulat, kahit walang inspiration, kahit walang bayad, kasi it is just a God-given talent yun. So, it is just a matter nga kung paano mo mag-organize ang idea mo. Kasi ang sikreto po ng pagsusulat, para bang nakapanood ka ng isang scene, ayan, so gusto mo ipahiwatig sa iba, gusto mo i-release sa iba, gusto mong isalaysay sa kanila. So, ganun. Halimbawa, gusto ko sumulat ng tungkol po sa ating mahal na puon na si Jesus Christ. Oo. Kasi dapat mayroon kang topic na i-develop. So, usually, mag-develop ba, it should be in 3 parts. Ang una yon simple introduction. Introduction. Ang pangalawa yung buo, yung body. Yung last yung summary. Summary. Okay. So yung introduction, ano ba ang dapat mong isulat? Yung pagsusulat kasi yung parang natural talent talaga na parang napuflow lang yung idea mo, no, di ba? Is a teacher. A musician, guitarist, pianist, banker. A media man. Ano siya na columnist? A writer siya sa ano pa ba? Negros Daily Bulletin. Writer. Media man. Tama ba 'yung media man? Uh-huh. Pianist. Ayun, ulit. A property custodian pala. Teacher. Teacher. Boy Scout. Father. I am inviting you to visit my channel. Pangalan po ng channel na natin ay yung Gil Campuraso. Bye!